Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patuloy ang pagtulong ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga tinamaan ng Super Typhoon Cardine. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Jory Baclor, nagkaroon ng relief operations ang 202nd Infantry Brigade sa mga apektadong pamilya sa evacuation centers sa Real, Quezon. Ang 1st Infantry Battalion naman kasama ang Philippine Coast Guard at ibang volunteers ay nagdonate ng mahigit 1,000 kahon ng relief goods mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, 900 bottled drinking water at 100 kahon ng sardinas mula naman sa donasyon ng isang foundation sa Polillo Port, Polillo, Quezon. Liban sa relief efforts, ang air assets ng Philippine Army Aviation Regiment at Philippine Air Force ay na-deploy para sa Rapid Damage Assessment at Needs Analysis o RDANA sa Northern at Southern Luzon na makapagbibigay sa pamahalaan ng mas mahalagang impormasyon upang higit na matulungan ang mga naapektuhan ng Super Typhoon. Sa ngayon ay may 16,000 food packs na ang handa para ipamahagi. Tumulong naman ang tropa mula sa 91st Infantry Battalion sa San Luis Aurora, ang 70th Infantry Battalion sa Bulacan at ang 31st Mechanized Company sa Tarlac para maialis ang debris sa mga kalsada sa kani-kanilang areas of operation. Umabot na sa higit 2 milyong piso ang napaabot na tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga nasalanta ng bagyong Cardine. Ayon kay DSWD spokesperson Romel Lopez, 1.7 million pesos dito ay mula sa DSWD at 876,000 pesos naman mula sa iba't ibang local government units o LGU at iba pang kaagapay ng ahensya. Higit 200,000 family food packs na rin ang naipamahagi ng ahensya sa mga lugar na apektado ng bagyo. Kinumpirma ng National Irrigation Administration o NIA na walang naapektuhang dam sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Cardine. Ayon kay NIA Administrator Benny Antiporda, sa kanilang monitoring, tanging ang Bulo Dam sa San Miguel, Bulacan ang umapaw ang level ng tubig, ngunit hindi naman ito nagdulot ng matinding pagbaha sa lugar. Dagdag pa ni Antiporda, mahigpit naman nilang binabantayan ngayon ang Pantabangan at Magat Dam dahil sa posibleng pinsala nito dulot ng bagyo. Nagsagawa na ngayon ang NIA ng koordinasyon sa mga local government units sa Luzon, partikular sa mga naapektuhan ng bagyo, upang lalo pang mapanatili ang kaayusan ng mga dam sa bansa. Umabot sa mahigit 1.2 million consumers ng Manila Electric Company o Meralco ang nakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente sa kasagsagan ng pagtama ng bagyong Cardine sa bansa noong Linggo. Sa kanilang tala, alas 6 ng umaga kahapon, mahigit 50,000 na consumers ang apektado ng power interruptions, partikular na sa Bulacan, Rizal at Marikina. Ayon naman sa Meralco, agad na ibalik ang supply ng kuryente sa ibang mga lugar. Tiniyak naman ng Meralco na puspusan ang kanilang ginagawang aksyon sa mga lugar na may power interruption na labis namang naapektuhan ng bagyong Cardine. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.